Kabanat, ipakita ko lang sa inyo itong mensahe ni Mayor Sara Duterte, aspirant Vice President Sara Duterte, kung saan nanawagan siya sa taong bayan, maging sa mga supporters ni President Duterte. Sabi niya kasi dito, Duterte Administration, ibig sabihin sa part ng mga suporta kay President Duterte at sa lahat ng Pilipino, na humihingi siya ng tulong, na tulungan sila sa kanilang laban. Eh, pati daw si Bumbong Marcos, hinihingan niya ng tulong, tulungan sila. Kasi itong si Mayor Inday Sara Duterte, official na nakipagtandem dito kay Bumbong Marcos. Ang sabi naman ni Mayor Inday Sara Duterte, lumapit daw siya sa PDP laban, ngunit tinanggihan siya nito. Kaya ngayon, nanawagan na lang siya sa taong bayan na suportahan siya. Pero ang tanong ko, ngayon humihingi siya ng tulong, paano ito si Bongo? Diba? Kasi si Bongo, PDP laban nata, di ko magkakamali. Pagka tinulungan ito ni PDP laban, si Inday Sara at saka si Bongo, pag tinulungan kasi ng PDP laban itong si Senadora, ay si Bongbong Marcos at saka si Inday Sara, kawawa itong si Bongo. Malamang mananim na lang ito ng kamote. 'Di ba? Baka malamang magtatanong na lang ito ng kamote pag ganyan. Siyempre, wala na siyang tapos mayroon pang balita. Ngayon kasi itong company Bongbong Marcos, bago ko ipanood sa inyo niya, ito nga bago ko ipakita si ito nga mensahe ni Mayor Inday Sara Duterte. Kunting kwentuhan lang. Sabi kasi ni Bongbong Marcos, hindi pa daw buo yung ano niya, yung kumbaga yung lineup nila. Ngayon gusto niya pakunin itong si President Duterte sa senatorial list nila. Eh kung kinuha niya pa yan, sino nang kasama ni Bongo? No? Alam nga naman magsama itong si Bongo at saka si Bongbong Marcos, mangampan niya. Malamang love na love ni President Duterte yan. Hindi yan iiwan. Malamang hindi yan iiwan. At saka iiyak yan si Bongo, mga kabanat. Di pwede. Luluha yan. Iiyak yan talaga. Baka mamaya maglumpasay na yan naman yan. Mag-iiyakan dahil nga iniwan ni President Duterte. Hindi pwede yan maghiwala yung dalawa. Tanda natin, si Bongo ay tumakbo ng presidente. Kung kukunin nila si President Duterte at dilipat kay Bongbong Marcos, automatic iiwan niya itong si Bongo. Malamang ito si Bongo, iiyak to. Baka sasabihin ni Bongo, sasama ako Mr. President, saan ka pupunta? Paano ni, dalawa tayo, dalawang presidente, magsama, sige lang, okay lang. Parang ganun yung sasabihin niya. Delikado, kaya malamang dito papayag si President Duterte na magkipag-unayan sa company ng Bongbong Marcos. So ito na mga kabayan, panoorin niyo ito ang aminsay ni Mayor Inday Sara Duterte na bilang tumakbo ng pagka-vice presidente. Yung panawagan niya, panoorin niyo. Kayo nang mas ganito ha, panoorin. Ito na, replay ko na. Assalamualaikum. Tapos na po ang November 15, pero nagsisimula pa lang ang ating laban. Alam ko na mahaba at mahirap ito, pero kampante ako na sasamahan at tutulungan ninyo ako hanggang sa dulo. Hanggang maipanalo natin ito para sa ating mahal na bayan at mga kapwa Pilipino. Sa totoo lang, ang nag-uumapaw ninyong suporta ang nagbibigay sa akin ngayon ng tibay at lakas ng loob at inspirasyon. Kung hindi po dahil sa inyo, out na po ako dito. Ngayon ay gusto ko sanang simulan ang ating laban sa pamamagitan ng isang panawagan. Magkaisa po tayong lahat ng mga sumusuporta sa Administrasyong Duterte. Iisa lang naman ang ating mga pangarap, ang pagkakaroon ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Matapos good kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang nalinawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan. Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak, o inaapi. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang na simula ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. The people will make me strong. And it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation. Shukran.
So yan mga kabanat yung pahayag ni Mayor Inday Sara Duterte. Pupos ko muna. So yung mga kabanat, umiyak sa yung binanggit ata ni Mayor Inday Sara Duterte na wala siyang inagrabyado, wala siyang inapakan, walang pinaiyak na tao. Siguro ito yun o. Panoorin niyo muna to bago niyo mapanood yung isang episode na pinakita ko. Susunod na oras. Alam niyo, magulo ang politika. Ako, payo ko po sa inyo. Kung wala kayo sa politika, huwag nilang pasukin. Ay nako mga kabanat. Pinapaiyak o inaapi? Yun na tayong mention ni... So another topic, yung sinabi ni President Duterte ayon dito kay Dograles ay hindi daw dahilan ni President Duterte ang pagtakbo sa senador para takasan yung issue sa ICC. Yun ang sabi niya. Ang dahilan, ang layunin daw ni President Duterte sa pagtakbo ng senador, hindi daw yung layunin na para takasan yung ICC. Yun ang sinabi ni Dograles dito mga kabanat. So panoorin nyo itong maikling clips na mula kay Nograles. Wala namang kinalaman sa ICC case yung desisyon ni Pangulong Duterte na tumakbo bilang senador. Ang pagtakbo po ni Pangulong Duterte as senator ay dahil gusto po niyang pagpatuloy ng kanyang serbisyo sa taong bayan. At dahil matatapos na yung term niya as president, he believes in his heart that he still can contribute to public service, no longer as president but now as senator if he wins in the national elections of 2022. At sana naman po yung ating mga kababayan ay magpatuloy ng kanilang suporta kay Pangulong Duterte. Suportahan siya na siya po ay manatili sa pagseserbisyo sa taong bayan. So yun mga kabanat, yung pahayag ni Nograles doon sa pagtakbo ni President Duterte. May nagtanong kasi sa kanya ano bang nalayunin patungkol sa ICC kung tila tatakasan ni President Duterte, ginagamit itong Senado. Kaya tumakbo sa Senado para matakasan doon. Sabi naman ni Nograles, hindi daw. Gusto daw magserbisyo ni President Duterte. Nanirinig nyo naman no, yung pahayag. So ngayon magja-jump ako dito sa last part. Ito yung photo. Ang photo kasi nito mga kabanat ay pinost ni Iggy Agbayani. Siguro kilala nyo yan. Iggy Agbayani, isa sa advocate ng gamot na pinopost ko rin dito. Ang sabi niya kasi dito, sabi kasi ni Bongo dito, incentivize vaccination rather than make it mandatory. Yun, sabi na, kung pupuntahan yung pay ang pa-account ni Iggy Agbayani, sabi niya, wag daw daldal, sabihin mo yan sa Pangulo. Diba? Ang ginagawa parang pinuna ni ano kasi ni Dr. Iggy Agbayani itong ginagawa ni Bongo. Puro lang namang salita. Pero hindi niya naman sinasabi kay Pangulong Duterte ano ba talaga ang tama. Puro na lang sa tama naman siya incentivize. Siyempre, mention niya kay President Duterte. Diba? Hindi yung puro na lang ano pakitang tao yun nata ang ibig sabihin, 'di ba? Puro na lang ano hindi naman niya kayang ibulong. So last part tayo, ito ay medyo masilan. Iwan ko lang kung talaga bang sinabi ito ni President Duterte itong ano ito. Hindi ko parang ang kita ko yung views dito, yung angle ng video ay tila interview ito ni Banat Pai, hindi ako magkakamali. So pakita ko lang sa inyo medyo patungkol ito kay Bongbong Marcos. Sabi niya dito, ilang seconds lang ito eh. Panoorin niyo. Ni minsan wala pa yung narinig na mag-Marcos ako. At kung magnakaw ulit. So yan ang pahayag ni President Duterte mga kabanat. So hanggang dyan na lang yung video ko. At maraming salamat. Medyo halo-halo. Medyo may kalukuhan yung video yung ginawa ko. Kasi siningit ko pa itong paiyak-iyak ni Bongo. At nilagyan ko pa ng tawa. So comment kayo sa baba mga kabanat. Kung anong reaction dito about sa pahayag ni Mayor Inday Sara Duterte. At yun, importante kasi doon ipahayag ni Mayor Inday Sara Duterte kung sana kinanggihan daw siya ng PDP Laban at humingi siya kasi ng suporta sa PDP Laban
Kasi alam niya man ang partido yan ng tatay niya, pero hindi siya pinagbigyan. Alam mo si Jose, siya yung head ngayon dyan ng PDP laban. Siguro si Benny Jose, no, ayaw ko. Hindi kita mahawakan sa league. Hindi ko yan mahawakan sa league, si Bongbong Marcos. Hindi ko kayo tutulungan. Parang ganun ang sa akin ang dating, no, implikasyon. Ay sabi ni Mayor Indesari Duterte, eh, naintindihan niya daw yon. Pero ang sabi niya kasi humingi siya ng tulong patungko kay Bongbong Marcos, tulungan sila. Kawawa itong si ano, kasi yung pagkatunulungan ng PDP laban naman ito talaga itong si Marcos, ay ano mangyari kay Bongo? Saan papunta ito? Mamaya iiyak na naman yun eh. Diba? Kawawa yung bata eh. Baka mamaya iiyak na naman yan. Nilalabas naman sa mainstream media, magaganon. Di kawawa. Diba? Dapat intindihin na lang yan ni Inday Sara at saka Marcos, itong si Bongo, mamaya iiyak yan. At saka hindi nila dapat kunin itong si ano eh. Dapat iwasan nilang kunin itong si President Duterte na maging senatorial list nila. Mamaya iiyak talaga si Bongo yan. Kawawa eh. Mamaya maglulumpasa yan. Hindi mamaintindihan. Mamaya eh, maglalakad na lang sa gilid ng dagat ng pahangin kasi sasama ng loob. At maya iiyak yon. Hindi mo malay mo. May stress sobra. Di ba? Dapat iwasan nila. Di ba? Iwasan talaga nila. Huwag na nilang kunin si President Duterte. Alam naman yan. Sinabi nga ni Tontong Contreras na tila daw parang mahal na mahal ni Presidente Duterte ito si Bongo. At alam naman natin, si Bongo, mahal na mahal si Pangulong Duterte. So paghiwalayan mong dalawa na yan, talagang mayroong iiyak sa kanila dyan. Kaya dapat iwasan yung mga ganong mga plano na kukunin nyo si Presidente Duterte. Anong mangyari kay Bongo? Mamaya pagsasama yan sa inyo eh. Mamaya pag kinuha niyo si President Duterte, hindi mapigilan yan. At gustong sumama din kay President Duterte, eh dalawa kayong presidente dyan mga kampanya. Wala na. Diba? Ang pangit eh. Dalawa kayong presidente mag-mangampanya. Mahirap piliin niya kung sino talaga. Kaya iwasan. Nung pinakaano ko dito, baka mamaya iiyak si Bongo. Yun ang ano. So maraming salamat mga Ben. So, huwag niyo seryosohin itong last part na sinasabi ko about kay Bongo. Kasi yan ay ano lang. Medyo patawa lang. Pero ang sabi, ang sinasabi ko nga, gustong kunin ng grupo niya ni Bongbong Marcos si Presidente Duterte bilang senatorialist. Nakita ko yan. Totoo yun. Pero itong sinasabi ko naman, naiyak si Bongbong. May joke lang yun talaga. So hanggang dyan na lang yung video ko mga kamanat, at maraming salamat. See you tomorrow. Kita-kits tayo bukas. Maghanap tayo. Baka magla-live tayo bukas kung anong sitwasyon. So yan. At ingat kayo palagi. Good night. Bye-bye.